Paano na ba mag-renew ng rehistro ng sasakyan o motor? Hassle pa rin ba o mas madali na? Tara, samahan niyo ako, paparehistro tayo ngayon. Tignan natin ano na bang nagbago, tsaka alamin natin lahat ng proseso na meron. Mula sa pinakamadali na mas mahal lang ng onte hanggang sa pinakamura pero mas marami nga lang ng steps. Dalawa lang naman lagi kailangan na secure na requirements. Bago ka pumunta sa LTO, dapat meron ka ng emission tsaka insurance. Yan. Yung ORCR, dapat dala na rin syempre. Paserox na rin both para kung kailangan nila ng kopya, di ka na maabala na magpaserox, maantala pa sa pagpila. Dito tayo sa una, emission. Karamihan ng mga LTO branches, may mga emission center ng katabi. Yung ibang LTO, sa loob mismo, meron na rin. Choice nyo na yun, kahit saan naman pwede. Minsan, same price, pero kadalasan, mas mura sa labas. Nasa ganyan presyohan nila. Sa ngayon, dito tayo sa 3SM. First time natin matatry dito. Di gaya ng mga normal na emission center, isa to sa mga accredited na Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC. Ayan. Mas mahal lang dito ng onte. Tingnan natin kung bakit. Kasama natin si John po. Sir John. Hi sir, morning. Good morning po. 3SM, PMVIC, Las Piñas. Ayun, right. Si Sir John ang mag-assist sa atin ngayon. Picturean natin yung front, yung back, and then yung under chassis. Hindi ko mapapansin mo sir, sa mga lumang emission, usually pag naglabas ng result, may kasamang picture. Oo. Sa amin kasi pag lumabas yung result, wala nang picture. Kasi yung picture na ginawa namin, automatic, ina-upload na kagal kay LTO. Ah, so nasa record then, na ni LTO yun. Oo, oh, okay. So, meron tong picture na kung nasa portal niyo yung sasakyan, pwede yung i-online na lang yung registration. Kailangan nyo lang pumunta dito. Once uploaded na yung result ng NBISR nato, automatically po, pupunta na yan doon sa portal ng owner. Nice! May ano yun eh, minsan kasi hindi pa uploaded sa portal ni owner yung ano, yung sasakyan. Ang kailangan lang gawin ni owner is pumunta sa nearest LTO para ipa-upload yung sasakyan nila doon sa kanilang portal. Pwede ko na gawin ngayon yun? Yes. Pagpunta ko doon? Yes. Pupunta ka lang sa step 1 ni LTO. Oo. Tapos, ibanggitin mo lang na gusto mong ipalagay sa portal, yung sasakyan. Oo. Pwede ka magbayad sa bank through GCash. May certain ano lang, dagdag lang. Siguro mga 60 pesos. Hindi ako nagkakamali. Okay. Ayos, ha? Convenient ayun. Talaga dito sa mga MPIs. Yun yung sinusulong ni LTO. Roadworthiness, convenience, tsaka yung bilis ng emission. Para hindi ka na ma-hassle sa trabaho, pwede mo muna dito. And then, i-online mo na lang pagdating mo ng office. At least, naka-raise. Yung pag pumunta sila sa ibang mga emission center na hindi kagaya dito, na simpleng chine-check lang yung ano. Ay, hindi. Ibig sabihin, si LTO, ang tinatanggap lang din niya na online registration method ay yung mga accredited nila. Yung sa mga PMVIC. Yun. Ito yun, sir. Kumbaga, ano yun? Kami na magpiprint nung OR. Da-download na lang. Your vehicle. Set. Please select your motor vehicle. Kung anong, ano, for example, yung akin. Kung nakaregistro na sa portal. So, dyan nyo po yan. Ine-next nyo lang po yan. So, ito yung renewal of registration. Next nyo lang po yun. Yung magiging result ng MBISR, automatically nag-feed kagad yung system namin sa LTO. As well as yung TPL, kailangan authenticated yung TPL. Kasi may tinatawag tayong COC. Dapat accredited din yung pagkukunang ko na insurance? Yes po, dapat. Meron kayo dito? Meron kami dito. Yun! TPL na dito. Isang puntahan na lang, 2,000. Yun! Magpasok ni customer, magpapa-emission, meron na rin kaming TPL. So, bago umalis yung sasakyan nyo dito sa center, na-i-register na namin yung MBISR niya at saka yung TPL. Yung insurance. Gagawin na lang ni customer kapag naka-portal siya, may nandun yung sasakyan niya sa portal, i-verify niya na lang sa portal. Ayun, uuwi ka na lang sa bahay mo na itutuloy lahat. Buti na lang na ituro sa atin ni Sir John yun. Magkano po yung rate nila for insurance ng ganitong sasakyan? For our gas engine na sasakyan, private vehicle na 4 wheels, ang price namin po is 1,100. Diesel naman po is 1,200. Sa mga motor naman natin, sir, 650 lang. Sir, sa unang stage, ito yung sinasabi nila, verification. Check natin yung chassis number mo. Chassis number. Kung tugma siya dun sa CR. Ganun din yung engine number. Check natin yung engine number. Kung yun
dito pa rin yung makina. Dito po yan makikita. Parang hindi ko nakikita. Dahon yung nakikita. Ito sa letak. Yan. Ah, okay. Yan yung... Hindi naman gagaanan sa airport na dawang na science wing. Dito malalaman natin kung pantay yung punpun ng bulong mo, yung kain niya. Oh. Kaya hindi na siya pantay, kailangan siya yung makamber. Tapos next, suspension. Ganun lang yun. Check natin kung gano'ng kaliwanag yun yung ilaw? Okay. Ilaw. Okay, headlight naman. Tayo nitong aparato kasi dito po nasusukat natin yung decibel ng ano, ng tamputyo. Malalaman natin kung gano'n siya kalingay. Kung tayo sa inspection, mag-prepare pala tayo ng result. Basta po yung ating result. Purpose of inspection, registration. Yan sir, overall, pass. Okay. Ayos, no? So itong mga metrics na to, ito yung tinitignan din ni LTO. Yes. Okay, okay. Thank you. Ito lang yung hanapin siya dun sa online registration. Maraming salamat ulit kay Sir John at kay Sir JM ng 3SM. Tara na sa LTO. Yung insurance nga pala, dagdag ko lang. Normally, parang emission, nagkalat din yan sa labas ng mga LTO. Choice mo pa rin naman kung saan mo gusto kumuha basta accredited. Posible na meron din sa loob ng LTO compound mismo, depende na lang sa branch. Dito sa loob, asa 1,250 may kamahalan. Pero sa labas, may nasa 900. Iba-iba rin. So far, ang alam kong pinakamura sa Cebuana, nasa 600 lang. Easy process lang to, bigay ORCR, bayad, tapos bibigay na sa'yo yung TPL mo na may COC. Tsaka yun nga, sa PMBIC, may ino-offer na rin sila dun. Pag meron ka na ng dalawa, pwede na pumunta sa LTO. Rehistro po ng sasakyan. Kaya po, Adon, step one. Step one. Thank you. Sir, morning po. Paparehistro po ng sasakyan. Tapos, nabanggit po sa akin ng 3SM yung online registration. Jim, sir. Pwedeng maisabay ko na rin. Pwede, ipapalink nyo sa ano? Opo, para daw next time, online na ako magre-register. Windows 7 ka po? Windows 7. Registro mo muna to sa Windows 7. Tapos mamaya pagtapos, Windows 12 ka, ha? Papalink ko lang dyan yung portal ako sa register. Salamat po. Windows 7.
Excuse me, ma'am. Windows 7 daw po. Pagka-submit ng document sa Windows 7, antayin lang daw matawag yung pangalan sa Windows 9. May ibibigay silang stub kung magkano babayaran. Nakapaskill din naman lahat ng fees dito. Kompleto, depende sa sasakyan. Pati mga miscellaneous transaction, hindi lang rehistro. Post nyo na lang dito or screenshot kung kailangan nyo. Pag natawag, bayad na. Tapos na. Bibigay na nila yung OR mo. Ang bilis na lang, no? Ganun na lang pala pag via PMBIC. Kung sa normal emission center, pagdating dito sa LTO, pipilahan pa lahat. May ibibigay na MVIR, pipila pa niyan, tapos pagka-submit. Next na pila for inspection. Pagkatapos, dun palang i-encode yung result ng inspection. So yun lahat ng options na meron. Kung mas trip makatipid, emission center, TPL sa labas, tapos pila na sa LTO para sa inspection, tsaka sa old school na proseso ng pagrehistro. Kung ang habol naman convenience, lalo't limitado ang oras. Pag sa PMBIC, walang 15 minutes, tapos na. Nagpatagal lang yung kwentuhan kanina, pero yung actual na proseso, para ka lang nag-drive-thru ng burger. Tapos yun nga, pag na-enroll na yung sasakyan sa portal, next time, hindi na pupunta sa LTO at all. Sa online na lahat, registration, tsaka payment. After sa PMBIC, pwede na agad umuwi. Depende na lang kung ano yung preference nyo. Basta ang importante, legit at tamang proseso, ensured na roadworthy ang sasakyan. Para na rin sa sarili nating safety, di ba? Tsaka, syempre, ng mga kapwa natin motorista sa daan. Yan. Sa susunod, yung online na itatry natin first time. Subscribe kayo kung gusto nyo rin makita yun. Para sa next na rehistro, balitaan ko kayo. Antayin nyo na lang. Next year.